The International League, Chapter 148. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ay, sa wakas, nagbalik na nga itong si Hanamichi Sakuragi. At ginulat nga tayong lahat na sa kanyang pagbalik ay isang slam dunk agad ang kanyang pinakita. Kaya naman dito nga ay, sa kanyang pagbaba, ay nagwika itong Sakuragi. Ha! Talagang magaling na nga ang paako. Buti na lang, hindi masyadong napuruan at hindi masyadong nasaktan at hindi na namamaga. Eto na ang pagbabalik ni Hanamichi Sakuragi, kaya humanda kayong lahat. Eto na si Gunggong. Ay mali! Henyo pala! Wika nitong Sakuragi, samantalang dito nga'y naghihiyawan na nga ang mga tao. Nice one, Sakuragi! Yan na naman! Yan na naman ang kanyang pagpapakitang gilas! Hindi talaga tayo nadidismaya dito kay Sakuragi. Solid performance talaga ang kanyang pinapakita kahit meron siyang injury. Wika ng mga kaibigan at tagahanga niya. Samantalang, itong mga tao ay sobrang napahanga. Tignan niyo! Sumislam ng agad ang pinakawalan ni Sakuragi na tila ba wala siyang injury. Malabato talaga, no? Sobrang lakas. Sobrang lakas ang kanyang pisikal na pangangatawan. Hindi matatawaran ng nino man. Excited na ako. Excited na akong makita itong mga to sa mga susunod pa nilang laban. Wika ng mga tao, samantalang dito ay itong si Miyagi ay dali-daling ninapitan itong Sakuragi. Sakuragi, nice one ah! Tila ba wala kang injury? Wala ka na ba ng injury nararamdaman? Oh, nagpapanggap ka lang at gusto mong maglaro. Umamin ka na, Gunggong! Wika nitong si Miyagi, dito'y tumugon itong Sakuragi. Ha! Magtiwala ka sa akin, bata! Ikaw, Miyagi, wala ka nang tiwala dito ah! Wala na yan! Isang pagpag lang at sigurado, mawala na ang lahat ng sakit! Pag pinagpawisan ulit ako dito, sigurado, lalabas na naman si Hanamichi Sakuragi na tunay na henyo. Wika nitong Sakuragi, samantalang dito ay mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ng kupunan ng Alexander Dawson High ang bola. At dito nga ay, itong si Clark Dawson nga ang nagtitimo ng bola para sa kanilang opensa. Kim! Hindi ako papayag na basta-basta na lang. Wika nito si Clark Dawson habang dito'y nagsisigawan na nga itong mga tagahanga at kaibigan na kupunan ng Alexander Dawson High. Alexander Dawson High! Alexander Dawson High! Galingan nyo! Kayo talaga ang magpapakilala sa kupunan ng Alexander Dawson. Sige, talunin niyo ang Shoko. Wika ng mga kaibigan at tagahanga nila, samantalang dito'y iba nga ang pumasok dito sa isip nitong si Clark Dawson. Tama ba ako nang naririnig? Sinisigaw nila ang pangalan ng Alexander Dawson. Kung ganun, walang saysay ang labang to sapagkat bit-bit pa rin ang pangalan ng aming ama na tila ba binigyan kami ng isang bangungot. Siguro nga't ito na ang oras. Ito ng oras upang ibigay ang laro. Wika nitong si Clark Dawson at dito nga'y biglang ang nagwika itong si Yumi Dawson. Kuya, ano ang nasa isip mo? Bakit bigla ang napatigil? Bakit tila ba ayaw mo nang umatake? Bakit? Bakit nahihibang ka nata, kuya? Wika nitong si Yumi Dawson at dito ngay tumugon itong si Clark Dawson. Yumi, patid, tignan mo ang sigawan nila. Sinisigaw pa rin nila ang pangalan ng Alexander Dawson. Gets mo ba ang logic dyan? Tila ba pangalan pa rin ng ating ama ang ating pinaglaban? Ayokong ganito. Gusto kong bumuo ng sariling kupunan na hindi na Alexander Dawson. Titiwalag na tayo sa ating ama na binigyan lamang tayo ng hindi maganda at pangit at maduming pangalan. Sumasang-ayon ka ba? Wika nitong
si Clark Dawson at dito nga ay bigla nga niyang binitawan ng bola at dito'y linapitan nga niya ang referee. Ref, sumusuko na kami. Ayaw na naming maglaro. Ayaw na naming ipagpatuloy pa ang larong ito. Wika nitong si Clark Dawson at dito nga nagtaka itong si Coach Ansay. Bakit? Bakit niya biglang tinigil ang laro at pinakausap ang referee? Ano kaya ang sinasabi niya? Ano kaya ang ibig sabihin nitong Kuyang Dawson na to? Wika nitong si Coach Ansay. At dito yung nagwika nga ito si Fujima. Coach Ansay, nung narinig niya ang sigawan ng mga tao na sinisigaw pa rin ang Alexander Dawson High, ay tila ba nawalan siya ng gana sapagkat alam mo ba na kaya pala Alexander Dawson High ang pangalan ng kupurang to ay nagre-representa lamang sa kanilang ama at hindi naman talaga sa sarili nilang kupunan. Ginamit na lamang ang kanyang sariling mga anak upang makilala. Kaya pala hindi tinawag na Dawson High ang kupunan na to sapagkat Alexander Dawson na kung saan nagre-representa sa taong yon. Kaya ang alam ko, susuko na yung mga yan at hindi na ipagpapatuloy pa ang laro. Wika nga nitong si Fujima at dito nga biglang nagsalita itong referee. Clark Dawson, sigurado ka ba? Ngunit meron tayong isang patakaran dito na once tumigil kayo at hindi pinagpatuloy ang laro at the rest of the season, tanggal na kayo. Kumbaga, disqualify na ang inyong kupunan at sa susunod ulit na liga kayo makakasali at hindi na kayo makakalaban pa dito sa taong ito. Wika ng referee at dito'y tumugon nga itong si Clark Dawson. Oo, aware naman kami sa rules na yon. Ayaw na naming maglaro dahil bit-bit pa rin namin ang pangalan ng walang hiya naming ama. Ang gusto lang namin dito ay sumali sa susunod na taon at bit-bit na ang sarili naming pangalan. Kaya suko, kayo na ang panalo. Sumusuko na kami. Ayaw naming bit-bit ang pangalan ng aming ama sapagkat kawalan yun ng respeto. Wika nitong si Clark Dawson at dito'y nagsisigawan itong mga kaibigan at tagahangan nila. Tama, tama ang naging desisyon ni Clark Dawson na sumuko na sapagkat Alexander Dawson pa rin ang pangalan nila at tila ba rin ay representa pa rin nila ang walang hiyang ama nila. Sige, nasusunod na taon, bumuo kayo ng sarili niyong kupunan. Ang suporta at tiwala namin ay sa inyo pa rin. Sigawan ng mga tao at dito'y nagwika itong si Coach Ansay. Oo, gets ko na ang logic. Yan pala, kaya pala sila sumuko ay tila ba wala na silang pinagpaglaban pa at tila ba lumalaban sila ng walang reputasyon. Ang tayong nakataya lang dito ay pangalan ng kanilang ama na kung manalo man sila ay tila ba maetsupera pa rin ang kanilang pangalan at makikilala pa rin itong si Coach Alex. Mukhang naging wise ang desisyon nitong Kuyang Dawson. Sana nasusunod na taon makaharap pa rin namin kayo at makahanap na kayo ng disente at matinong coach. Wika nitong si Coach Ansay. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ngayong sumuko na ang kupunan ng Dawson. Ang lahat ng iyan ay abangan na kasi susunod na bahagi.